Agatha's POV. Agad niyang tinungga ang wine na bigay sa kanya ni Choi na makita uminom din ang ate niya. Yun lang kasing inintay niyang hudyat para sundin niya ito at inumin din ang wine na para sa kanya. Bahagya pa siya napapikit ng madiin na maramdaman niya ang tapang ng wine na bahagyang kumalat sa kanyang lalamunan. Hindi niya maiwasang maipikit na madiin dahil ngayon lamang siya nakainom ng ganito. Mapaalak man iyan or mapawine, this is the first time na uminom siya. How's feel is sis? Tanong sa kanya ng ate Donna niya. Unti-unti naman niyang pinapakaramdaman ang lamunan niya dahil parang nandun pa rin yung pait ng alak. Ang pait? Tipid niyang sagot na siyang kinatawa ng mga kasama niya. Pinapanood na lang niya iba pang nandoon habang masayang umiinom at nakakipagsayaw sa gitna ng stage pero hindi pa rin nawawala ang gumawa ng milagro. Uminom ulit ng wine na bagong bigay lang sa kanya. Napapikit ulit siya hindi dahil sa pait kundi sa tamis na nalasahan niya. Napatingin siya kay Mateo nakangisi sa kanya. Parang iba yung binigay mo sa akin, Mateo. Di naman yun binigay sa akin ni Choi, ah. Tanong ko dito. Di ko na maramdaman ang hiya na nagtanong ako dahil parang natablan na ako ng wine na unang binigay sa akin ni Choi. Mahina lang kasing alcohol tolerance ko kaya madali ako malasing. Ayoko mapagalitan agad, ah. Ayoko masigawan kaya juice lang munang para sa'yo. Not that wine na binigay sa'yo ni Choi. Masama pa naman yun magalit. Makahulog ang sabi sa akin ni Mateo. Napakunot ang noo ko dahil doon. Sino bang tinutukoy nitong masama kapag nagalit? Napairing-iling na lamang ako. Pero di lang napako ko sa aking kinakaupuan ng lahat ng tao sa loob ng VIP nakatingin sa may pinto. Gusto kong tumakbo at magtago para hindi ni Joy ako makita. Nalantingan nito'y nakatutok lang sa akin. Pansin ko rin ang pag-igting ng panganya at pagkuyom ng kamao niya. Dude! Tawag sa kanya ni Kuya Brian. Agad naman ako napayoko nang tumabi ito ng upo sa aking tabi. Nahirapan akong kumilos dahil parang pakiramdam ko, nakatingin pa rin to sa akin. Natatakot ako mag-angat ng tingin dahil paniguradong para na lang akong mabubuyag sa aking kinaupuan at yun ang ayaw ko mangyari dahil nakakahiya. Choi! Madiing Drake na sabi. Di man lang nito pinansin ang tawag sa kanya ni Kuya Brian. Mahimigan mo rin dito ang galit niyang boses na siyang nagpatahimik sa aming lamesa. Sorry, hindi ko naman kasi alam eh. Hinging paumanin na sabi ni Kuya Choi dito. Narinig ko naman ang tawa ni Ate Donna, kaya bahagyang napaangat ang tingin ko dito. Uminom ka? Tanong sa akin ang katabi ko, kaya agarang nilipat ang tingin ko dito. Unti-unti naman ako napatango ko ano ang dilim ang tingin nito kanina, nang papasok na siya'y masarang dumilim ngayon. Kaya natatakot ako. Kailangan mo ng punishment, Agatha. Hindi ko gusto ang ginawa mo ngayon din ni Drake, sabi. Kaya mahigpit ako napahawak sa aking lalay ng damit. Isang wine lang naman eh. Bulong ko dito. Bakit ba siya nagagalit? Iwala naman kami. Eh ano naman kung uminom ako? Yes, isa lang ininom mo but you dress. That dress. Nakinulang sa tela at sobrang ikli. Matatawag pa ba yung damit? Inis pa nitong sabi. Napatingin naman ako sa mga kasama namin. Buti na lang di sila nakatingin sa amin kundi busy sila sa mga gawain nila. Choi with his new girl. I can be with his new fling and Kuya Brian with Ate Donna naghahalikan na. Mabuti na lang madali mang parte na kung saan kami, kaya panatag ako hindi kami makikita dito. At ang mga ginagawa ng mga kasama namin. Maganda naman eh, bulong kong sabi. Narinig ko pa itong napasinghab. Pansin ko rin nakasot pa ito ng tuxedo, siguro galing ito lang trabaho at dumiretso dito sa bar. Maganda? Hindi maganda yan, Agatha. Kinulang nga sa tela. At saka kapag tumawad ka makikita na yung pinakatatago mo. Di in a Drake na bulong sa aking tenga. Napapita pa ako ng mata dahil sa mainit ng hiningan tumatama sa balat ko. At bakit ba galit na galit to? Eh bakit ka ba nagagalit? Wala ka ng karapatan para magalit sa akin ah. Bulong ding tanong ko dito na siyang kinatahimik nito. I know masakit ang nasabi ko at nasaktan nito. Pero hindi ka naman pa pwedeng bawiin ko anong nasabi ko na. Bahagya din tong lumayo sa akin bago tumangga na alak na hindi ko man lang namalay na bigyan siya. Naratili kaming tahimik sa pagitan namin. Nakakinig sa musika. Napayoko ako bago dahan-dahang umusog sa tabi ni Drake. I'm sorry. Mahinang sabi ko na alam kong narinig niya. Tabingin naman to sa akin bago bumunga ng hangin. I'm sorry din kung nagalit ako agad. Tama kang wala naman dapat akong karapatan para magalit, di ba? Sabi nito sa akin. Bakit parang pakiramdam ko nasaktan ako? Ako naman na may kasalanan. Umiling ako bagong umiti. Agad kong hinablot ang hawak niyang alak bago ko mabilis sa tinungga. Fuck, Agatha. That's a hard drink. Malutong na muna ni Drake bago mabilis hinablot sa akin ang ubos ng alak. Napanguwi pa ako at mahigpit na humawak sa kanyang baso dahil sa mainit na dumalo ito sa aking lalamunan.
Ayaw nararamdaman mo? Nag-aalala nitong tanong. Bagya na rin kasi itong napapikit dahil hindi mawawala ang init ito sa aking lalamunan. Parang kumakalat ito sa buo kong katawan. Ang tapang ng alak na yun, love. Ang init ng lalamunan ko. Nakangusong sambong ko dito. Bahagya pang lumaki ang mata nito habang nakatingin sa akin. Humawak pa ito sa aking balikat at bahagya ako ni Yogyog. What did you call me? Tanong ni Drake sa akin kaya't napatawa ako sabay iling. Love, pag-uulit ko. Natawa naman to. I like it when you call me that, endearment. Saan ni Drake? Sabay yakap sa akin. Gumanti rin ako sa kanya at bahagyang sinubsob ang mukha ko sa kanyang leeg. Ito ang gusto ko mangyari, ang magyakap ang isang Drake Perez. Mabilis ako napalayo kay Drake na maramdaman kong bagay na humahaplos sa aking hita, pataas sa aking diyan. Love, ano yun? Takang tanong ko dito. Narinig ko naman tong tumatawa. Tumingin ako kila ating busy pa rin sa ginagawa nila ni Brian. Sina Mateo at Choi naman ay wala dito. Parang kaming apat lang nandito sa table namin. Your skin is so smooth. Sexy ni Drake na sabi sa akin habang hinapos ang legs ko. Bahagya pa niya itong itinaas. So you're wearing cycling, ha? Tanong nito sa akin kaya bahagya akong napatango. Bakit di ko siya magawang pigilan dahil sa ginagawa nito sa akin? Bakit parang di mo lang ako nababastusan sa ginagawa niya? Bakit parang gustong gusto ko pa? Kung paano ako ni Drake kaplosan at hawakan ang balat ko? Love, baka may makita sa atin yung ginagawa mo. Nababahala ko sabi dito. Humisi naman to sabay iling. Don't worry, love. It's dark here kaya hindi kita makikita. His voice is like seducing me. He called me love. He said love to me. Tinawag mo akong love? Tanong ko rito. Agad naman itong tumango sa akin sabay, easy. If you call me love, I decide to call you love too. Napapikit ako dahil sa lambing nitong boses. Hindi ko alam kung saan ang galing ang ungol na yon. Biyaya niya kasing kinagat ang leeg at silipsip. Di naman ako tanga para hindi malaman yon. Nilalagyan ako nito ng marka na alam kong makikita. Love, wag! Baka niya kang makita ni na mommy at daddy ito. Tinulak-tulak pa siya pero sadyang hindi ko makaya dahil sa pagkabigat pa ito masyado siyang malakas. Napasingap ako na maramdaman ang kamay nitong nasa gitnang bahagi ko na kahit nakasot ako ng cycling naramdaman ko ang kamay nito na nakapaikot. Love, saglit. Pagpipigil ko rito pero hindi ko nagawang pigilan ang kamay nito sa aking gitna. Shit, mura ko. Kaya't napatingin ako dito. Love, please. Husay kong sabi. Napapakagat na rin ako ng aking labi dahil sa tinutokso ako nito sa gitnang bahagi ko. Please what, love? Nakangisi ni Drake na tanong, ipasok mo na. I want you to feel your hand inside me. Nahihiya ko sabi. Ewan ko ba kung saan ko nakuha ang lakas ng loob kong sabihin ng ganoon sa kanya. Napapailing naman ito bago kami dahan-dahan ipinasok sa isang sarili niya sa loob ko. It hurts pero nangibabaw pa rin ang sarap at sensasyon na nararamdaman ko. Nakamakalat sa aking buong katawan. Kamay ko pa lang, pero puno na. Paano pa kaya kapag itong kaibigan ko na? Lambing na sabi ni Drake. Masarap ba? Nakakaloko pa nitong tanong sa akin. Na agad naman itong tinanggihan. Yeah, love. Sobrang sarap. Agad naman ako yumakap sa kanya at sumubsob sa kanyang leeg. Naamoy ko pa ang panlalaki nitong pabango na nanonood sa aking ilong. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng tapang. Nang bigla na lang itong sipsipin ang balat niya sa leeg. Love! Tawag pa nito sa akin. Patuloy pa rin siya sa ginagawa sa akin. I am virgin pa rin. 18 years na hindi ko alam ang pakiramdam nang mapasukan at makipag-make out. Hindi ko alam ang make love pero ngayon, naiintindihan ko na. Pagkatapos ng ginawa namin, napailing na lamang ako at nagulat. Nang bigla, nalamang ako nitong binuhat at naglakad papaalis sa aming table. Napatay naman ako kaila ate na hindi malang napansin ang pag-alis namin. San mo ko dadalhin, Drake? Tanong ko dito. Ngumisi naman siya sa akin. Heaven! Tipid itong sagot na kinakunot ng noo ko. Bakit? Mamamatay na ba kami? Sabi niya kasi heaven eh. Nasabi ni Agatha sa sarili. Drake's POV. Pumasok kami sa loob ng VIP room nang walang nakakaalam sa pagmamayari ko ang sikat na bar na ito. Mga kaibigan ko lang at empleyado ang may alam. Agad ko si Agatha ang hinalikan sa kanyang labi. Tumugon naman ito kaagad. Unti-unting tinatanggal ang dress sa suot nito. Madali lang namang matanggal. Dahil naka-zipper to sa likod, kahit may laso pa ito.
Naiwan na lamang ang undergarment ito sa katawan. Though sexy and curved body, gustong gusto ko nang tanggalin at punitin ang undergarments na natira. I am Drake Velez. I would never be affected on any woman's body. That should be the other way around. Shit! Mura ko. Lumapit sa akin si Agat at agad ginawit ang dalawang kamay sa bato ko. She's wildly kissing me now. Love? Ano to sa akin? Yes. I willingly kiss you until your lips will be swollen, I swear. Nakangising sabi ko. She groaned when I touched her body with so much lust. I pinched her waist. So, tiny. Para kung asong ulol habang hinahawakan ng dibdib niya. Habang minamasahe yon. I stared at her watching at her reaction. Nakawa ang kanyang labi. Habang maring nakapikit ang kanyang mga mata. Bakas ang sarap sa mukha ni Agatha habang may munting ungol na kumakawala sa kanyang labi. Bakit ang ganda niya kapag umungol? Lumapat agad ako sa labi nito at hinilikan habang ang dalawang kamay ko'y patuloy pa rin ang pagmamasahe dito. She's moaning loudly. Now moan my name, Agatha. Moan my name. I whispered to her ear. Ang labi ko'y hinalikan ang leeg niya pababa sa kanyang mayayamang hinaharap at agad hinilikan at kinagat ito. It will surely leave a mark tomorrow. I leave a mark na sa leeg niya, iba naman sa ibang parte ng katawan niya. Para kung sanggol na uho-uho-uho sa gatas ng ina. I can't get enough of her. Drake, more. She moaned loudly. I smiled when she moaned my name. That's it, love. Moan my name, and I will do the rest. Unti-unting bumababa ang halik ko sa diyan niya, kissing her flat stomach and leaving some mark proving that I own her. I kept kissing her hanggang sa makarating ako sa dapat patunguhan at tuluyan kong inangkin si Agatha. Malayo man ang igwat na edad namin pero sigurado ko siya na ang babae para sa akin. Makalipas ang ilang minuto, agad akong humiga sa tabi ni Agatha. That is so nice, love. Thank you for giving your virginity to me. I said to her. She didn't answer, so I immediately turned around and saw that it was sleeping peacefully because of its deepening breath. I immediately took the blanket and wrapped it around and kissed her forehead. Sleep well, love. My baby and mi amor. I said habang natulog na rin dahil sa pagod. Agatha's POV. Kagising ang diwa ko mula sa pagkakatulog na maramdaman ng isang bagay na dumapo sa katawan ko. Sa init ay pakiramdam ko anumang oras may lalabas sa akin. Hindi ko alam dahil ang sensasyong dulot niyon ay inuukop ko pang aking katawan patungo sa aking hinaharap. Agad ako nagmulat ng mata ng pakiramdam ko hindi ko na kaya. Bumungad sa aking tingin na nakangising si Drake. I gasp as he continued to tease me, making my body crave for him more. Kung anong ungol ko kagabi, parang mas gumumabi ngayong umaga. Binabalo ako at inuubos ang aking lakas. Hindi pa ba sapat ang nangyari kagabi? At halos ayaw na akong tigilan nito. And now ngayon naman, pariguradong marami kaming matatapos. Ang lakas ng stamina ni Drake, hindi malang alam ang salitang pagod. Hindi ko alam na ganito pala kasarap ito. Ibang-iba kagabi ng una naming talik, I could not get enough of him. I really want him more at kung kailan halos mabalo na ako sa ginagawa niya at saka tumigil si Drake. Bakit ka tumigil? Nahihirapan kong tanong. Itutuloy kong ginagawa ko pero dapat pumayag ka sa kondisyon ko. Wika ni Drake. Napakunot noo ako. Anong kondisyon kaya? What should I do? Should I accept this condition or what? Kapag hindi ko tatanggapin, walang diin ang pepay ko. If I accept his condition, may dilig ang kepes ko. This is like torture, so decide accept his condition. Kailangan ko tanggapin para may dilig ako, no? Okay, I accept your condition, but I want to know what the condition is. Tanong ko dito. Ngumisi dito na kakaloko. Marry me. He said kasabay ng marahang pagpasok ito sa akin na siyang naging dahilan ng pagpikit ko ng marahan. Ramdam ko pa rin ang hapdi, pero mas nalalamangan nito ang sarap. Nahihibang na ako. Yes, I will marry you. I am happy right now, love. Sa wakas, akin ka na talaga. Nakatingala ni Drake na sabi. Paano kung mabuntis ako? Hindi kami gumamit ng anumang proteksyon. What if? Yan ang naiisip ko bago ko tinan sa Drake na maingat tumabi sa akin. Tomorrow is our wedding. Be prepared, love. Dahil once na may kasal ka sa akin, wala ka ng kawala. I'm a possessive man at ayokong may kahati, lalo na kapag ikaw yon. Nakakatakot na sabi ni Drake sa akin. Agad akong tumango. Lumapit pa itong nalo sa akin bago ako inangat at pahigain sa kanyang braso. Agad naman ako napikit. Wala na ata akong kawala sa kanya. Knowing Drake Velez, lahat gagawin niya. Mapasa kanya ka lang and I know. Bukas na bukas asawa na niya ako at mahirap makawala sa isang possessive husband.
Agad ako napabangon mula sa pagkakatulog nang maramdaman ko isang bagay dumadapos sa mukha ko. Para itong may pinapahid at kinakalikot sa mukha ko. Pati ang buhok kong nanahimik ganun din kahit sino ang di mapabangon kapag ganun. Agad na paawang aking labi na mabungaran ko ng tingin ang tatlong nagagandahang babae. Nakahawak ng foundation ng isa't isa naman lipstick at ang isa naman sa aking likod malayong kinakalikot ang buhok ko at napahawak pa ito sa mamahaling design na para sa buhok. Maralaman mo talagang mahal, dali ba ang kintab nito sa fake na hair design? Gising na po pala kayo, senyorita. Nakangiting ani ng may hawak na lipstick. Anong ginagawa niyo sa akin? Nakakulot noong tanong ko. Kimi naman silang umiti sa akin sabay nagkatinginan na para nagtataka. Bahagya din kasi silang umiling na anima hindi rin alam ang nangyayari. Hindi niyo po ba alam na ngayon ang kasal niyo ni Mr. Drake Velez? Agad na nawala ang kunot ng noo ko dahil doon. But what the? Seryoso ba talaga si Drake? Pero wala naman ako naalalang tinanggap ko ang kondisyon niya. Agad na nagsinkin sa aking utak ang nangyari kagabi. Talaga bang pumayag ako at tinanggap ang kondisyon niya? Alang-alang sa pepay kong madiligan? What the hell, Agatha? Ano lang ang sasabihin sa'yo ng mga magulang mo? Nagdesisyon ka para sa pepay mong gusto mo lang madiligan? This is insane. My God. Nakakahiya ka, Agatha Medina? Nasabi ni Agatha sa sarili. Where's Drake? Tanong ko sa kanilang tatlo. Pansin ko rin nakasuot na rin ako ng wedding gown. Mukha ko lang talagang hindi pa ayos. Hindi rin to ang VIP room ng bar na pinuntahan namin dahil ibang iba ito. Mas mahal ang gamit dito. Agad kong nilipot ang tingin sa buong paligid pero agaran din tong napatigil sa isang portrait na nakasabit sa dingding. Picture frame at sa Drake ang nandoon. Hindi naman tong umiti. Nakasimangot lang ito na animay bad mood. Ang gwapo pero hindi naman marunong umiti. Kaya alam ko ang kwarto niya to. He's in the church na po, senyorita. Is waiting for you to arrive. Nakangiting aning ng nakahawak sa buho ko. Agad ako napabugan ng hangin. Wala na yata ako magagawa kundi ang tanggapin na maikasal ako kay Drake. Wala namang mawawala dahil hindi rin ako lugi. Dahil mayaman na nga, gwapo pa at talagang may ibubuga. Maganda pa ang lahi. Napatingin ako sa harap ng malaking pinto ng simbahan. Hindi ko alam kung papasok pa ako o hindi. Pero nakakahiya naman kasi dahil parang madami ang tao sa loob. Paano niya nagawa lang ganito kabilis ang pag-imbita na maraming bisita? Pati na rin ang pag-aayos. Lahat. Ma'am, pasok na po kayo. Kanina po ako bukas ang pinto. Nawala lamang ako sa pag-iisip na bigla magsalita ang babae na alam kong isang receptionist. Kimi naman akong umiti at dahan-dahang inangat ang tingin. Lalo ko napasinghap sa dami ng tao sa loob. Lahat sila nakatingin sa akin pero yung isang tingin lang nakapukaw sa akin. Yun ay ang tingin ni Drake. He is smiling and I can see his eyes full of happiness. Dahan-dahan ako naglakad papasok. Kasabay ng isang tugtog ng piano. Pero agad din tong napatigil dahil bumungan sa akin ang mukha ni Mommy at Daddy na nakangiti sa akin. Paano nandito sila? Alam ba rin ang ikakasal ako? But how? Sino nagsabi? Ako nga nagulat din pero pansin ko rin ang ngiti sa labi ni Mommy. Pati na rin si Daddy. Masaya ako para sa iyo, Princess. Inunahan mo pa ang mga ate Donna mo. Natatawang ani Mommy. Napangiti naman ako. Bahagya ako napatingin kay Daddy na magsalita ito. Ang hindi ko lang maintindihan, paano mo nakilala isang multimillionaire at isang Drake Velez pa? Hindi ba't mailap sa mga babae yung batang yan? But I'm happy, baby, dahil ikakasal ka na. But shit, you're still 18 at taga-aral pa. Iling na ani Daddy. Don't say bad words, nasa simbahan tayo. Pinalo ni Mommy ang bunga nga ni Daddy. Kaya bahagya ito napasimangot, kaya hindi ko maiwasang mapatawa. I'm using love potion, Dad. Natatawa kong sabi na ikinatawa nga rin ito. Agad kami naglakad palapit sa altan na kung nasaan ang group ko. Habang papalapit ako sa peso ni Drake, tila bumibilis ang pintig ng puso ko. Hey, ingatan mo ang prinsesa namin, ha? Sabi ni Daddy. Umiti naman si Drake dito. Don't worry, sir and ma'am. Iingatan ko pong anak ninyo. Nakangiti ni Drake na sabi habang nakatingin sa akin ng malambing. Call me Dad, Drake. Nakangiti ding sabi ni Dad bago nito tinap ang balikat ni Drake. And call me Mom too. Nakangiti ring sabi ni Mommy bago ito dahan-dahan na binitawan ng kamay ko. Naluluha akong nakatingin sa kanila ni Dad na naglalakad papuntang upuan nila. Ayoko malayo sa kanila. Hindi pa ako handang maikasal pero nandito na at kailangan kong panindigan. Di naman ako pa pwedeng umatras dahil paniguradong mapapahiya si Drake. Hindi lang siya kundi ang mga magulang ko. Agad na napada ako ang tingin ko sa upuan ang kung saan naandoon ang mga kaibigan niya. Pati si Ate Donna nakangiti
habang nanunuya ang tingin. I know marami itong tanong, pero handa na ba akong sagutin lahat-lahat? Agad ako napatingin kay Drake nang hawakan itong kamay ko bago igiya sa harap ng pari.